Pagkakit ko po sa bahay nila, bigla na lang po may nagsalita. So, ano po yung mga sinasabi niya sa akin na pakainin mo na yan, so, ganyan niya po. Nung araw na yun, nasa Pangasinan si Catherine at ang kanyang aso na iwan sa bahay nila sa Caloocan. 6:30 PM po, chinat ko po si Ralph na magpakain po siya ng aso sa amin. Kasi wala po ako dito na nasa Pangasinan ako sa probinsya. Maya-maya pa, nakita at nakausap umano ni Ralph si Catherine sa garahe. Bigla niya po akong kinausap na namimiss niya na daw po yung kasama niya daw po dito sa bahay. Gusto niya daw po sumunod. Tapos tumatawa-tawa lang po sa akin. Yung sagot ko po sa akin yung mga, ganun po. Ganun lang po yung mga ano. Sa pag-uwi ni Ralph, doon niya naalala na walang tao sa bahay ni Catherine. Pagpasok po sa gate namin, doon na parang napagtanto na sabi ni ate yung chinat niya, walang tao. Pas, napansin ko po na parang kaiba po yung dating niya sa akin noon. Parang namumutla po siya. Tapos agad ko po yung chinat si ate na may sakit po ba siya. Tapos doon na po siya nagtataka na kinalubutan na wala daw taong gano'n. Tapos sino yung nakausap po? Paniwala ng magkaibigan, doppelganger ni Catherine ang nakausap ni Ralph. Kinilabutan po ako. Nanlamig po yung buong katawan ko. Wala pong katao-tao sa bahay. Siguro po kaya po ako ginagaya dahil ako lang po yung nakatira dito sa bahay. Dapat alam mo, ng doppelganger ay salitang Aleman na ang ibig sabihin ay double walker. Ayon sa kanilang kwentong bayan, lahat umano ng nilalang may spirit double na madalas ay hindi nakikita. Dati may paniniwala na ito'y evil twin. Sinasabi rin na kapag nakita mo ito, merong mangyayaring hindi maganda doon sa tao na original na merong kamuka. Naganap tong ganitong konsepto ng merong kamuka pero hindi naman siya sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa Europa. Dahil nasakop naman tayo ng mga Espanyol, maaring nadala sa atin ang konseptong ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Para masuri kung doppelganger ni Catherine ang nakita at nakausap umano ni Ralph, minabuti ng aming grupo na puntahan ang bahay ni Catherine kasama ang paranormal researcher na si Ed Caluwag. Sa tulong ng electromotive force o EMF meter, posibleng malaman kung may elemento o kakaibang enerhiya sa isang lugar. Saan nangyari yung eksaktong event? Sa isang bahay sa Caloocan, nakuna ng CCTV camera na tila may kinakausap ang isang lalaki pero walang kaharap na tao. Nagpapakain unang aso si Ralph na ibinilin sa kanya ng kaibigang si Catherine. Sa pag-uwi ni Ralph, doon niya naalala na walang tao sa bahay ni Catherine. Paniwala ng magkaibigan, doppelganger ni Catherine ang nakausap ni Ralph. Para masuri kung doppelganger ni Catherine ang nakita at nakausap umano ni Ralph, minabuti ng aming grupo na puntahan ang bahay ni Catherine kasama ang paranormal researcher na si Ed Caluwag. Saan nangyari yung eksaktong event? Lito? Sa may husband po siya, bumaba. Yung conversation, saan nangyari? Nandito po si Ralph, tapos nandito po yung nanggagaya po siya, nakatayo po. Naglalakad po papunta. Sumasagot siya? Oo. Siya pinagtatanong sa akin, tapos ako po yung sumasagot. Sa pag-imbestigan ni Ed, wala raw bakas ng mataas na enerhiya para masabing may ligaw na kaluluwa o elemento roon. No, walang manifestation ng ano. Sabihin, gagamitan natin po siya ng EMF, ano, which is yung para ma-detect natin kung merong present energies na enough para mag-manifest. Wala naman. So, hindi ko pwedeng makonsider na ghost yung nakita, no? Kasi kung may ghost dito, yung presence niyan, hindi mo maitatago. Mararamdaman at mararamdaman. Dapat yan ay mayroong bakas. Hindi ko siya makonsider na doppelganger mo. Unang-una dahil wala ka dito that time. No? Yung doppelganger kasi, para magaya ka niya at siya yung mag-manifest dito sa baba, dapat nakasalubong ka niya sa taas. Nadaanan ka niya dapat. Kasi separate entity ang doppelganger. Spirit siya na nanggagaya ng form ng tao na makakasalubong niya, makikita niya. Pero dahil wala ka dito, hindi pwede na makopya ka niya. Sunod nilang inakyat ang pangalawang palapag ng bahay. Dito na kumpirma ni Ed na walang doppelganger si Catherine. Una-una, wala tayong elementong present.
wala rin tayong tinatawag na multo or ghost. Pagpasok pa lang, wala akong ganung presence na naramdaman. Pangalawa, using the EMF, hindi rin sila nag-registered, masyadong bababa. Kung nakita niya kasi, ang unang-unang iisipin natin is doppelganger. Pero hindi eh, ang doppelganger kasi, hindi siya nakikipag-interact. Never siyang makikipag-usap. Para kay Ed, isa raw itong kaso ng etheric double kung saan nagkakaroon ng astral projection o yung paglabas ng aura ng tao sa kanyang physical na katawan. Nakita rin sa CCTV na may kinakausap yung si Ralph. Pero sa projection lang sa mata ni Ralph, nakikita niya siya. Pero sa CCTV, wala siya. Ibig sabihin, physically wala talagang nandoon. Ang doppelganger, kahit pa paano nakakapture ng camera yan eh. Image yan eh. May full image, may full body na image at pwedeng makuha ng camera. So ang nangyari sa akin, sa pananaw ko, it's a what we call the etheric double o yung astral body, astral projection ni ate from Pangasinan papunta dito sa lugar na to. Kasi meron siyang strong intentions, meron siyang malalim na pag-iisip, ano na bang nangyayari sa mga alaga niya. Yung intentions na yon na dating laging-laging niyang ginagawa, enough na yon para mag-astral project siya at makita siya dito. So yung tinatawag nating double niya, yung etheric double. Ito naman kumbaga very rare yung case. At hindi palaging nangyayari talaga. Madalang, as in sobrang madalang din. Meron tayong kanya-kanyang nakakakilabot na karanasan sa buhay, nakikita man o hindi. Iba yung pag-iingat, pananampalataya at dasal para hindi mapahamak.